Mga pre, kumusta na? Ano nang ginagawa nyo? Trip mo ba yung industrial wall finish na ganito? Panoorin mo itong buong video na ito para malaman ang step-by-step process para mag-DIY ng ganitong wall finish. Binigyan tayo ni Davis ng isang set ng wall art industriya. Sa mga unfamiliar pa sa wall art industriya, isa tong wall finish rendering or plastering na natural concrete ang effect. Industrial and minimalist ang karakter ng finished product nito. So, wala nang paint. Simple lang. Bare concrete ang dating pero maganda pa rin. Ang isang set ng wall art industriya ay composed of 3 components. Itong part A, yung liquid or binder. Itong part B, yung powder or yung cement. At itong ating top coat, sold separately yata ito. Bago tayo mag-mix ng ating wall art industriya mga pre, i-prep muna natin ang ating mga tools at materials na gagamitin. Sa tools, ito ang mga dapat nyong ihanda. Rodelang bakal, paleta or scraping tools, drill with mixer drill bit, baby roller and pan, balde at basahan. Sa mga materials naman, ito ang kailangan nyong bilihin. Set ng Davis Wall Art Industriya, sandpaper na 240 grit painter's tape. Kung painted na ang target wall mo, kailangan mo rin ng wall primer. Mga pre, ayusin muna natin yung ating target wall. Mas maganda yung makinis na para wala na tayong hahabuling lubak sa pag-a-apply ng wall art industriya. At saka para mas matipid na rin. Sa mga bare wall pa lang ang target wall, kaskasin yung mabuti ang wall nyo at linisin. Tapos, pasadahan nyo ng basang basahan. Pasada lang, wag nyong pasiritan. Then, maglagay kayo ng painter's tape sa mga edges. At yan, ready na yan for wall art industriya. Pag painted naman ang target wall nyo, kagaya nitong wall namin, ang daming artworks. Kaskasin nyo yung mga loose paint, stickers, at kung ano-ano pa, linising mabuti. Kung may mga minor butas or chips, okay na yan kahit hindi masilyahin. Kaya na yan ng wall art industriya. Lihain muna natin lahat. Then, linisin. Tapos, maglagay na rin tayo ng painter's tape. Then, applyan natin ng concrete primer. Ayan mga pre, inaabot na tayo sa paglalagay ng concrete primer. Make sure na nalagyan nyo lahat ng parts para dun kakapit ang wall art industriya at hindi sa lumang paint. Mag-mix na tayo mga pre ng wall art industriya. Pakonti-konti lang muna ang pag-mix natin. Dito natin gagawin sa ating ekstrang balde. Pero bago tayo mag-mix, haluin muna natin itong ating part A or yung binder. Bira. Yan. Ito lang muna ang ating timplahin. Gamamit tayo ng tabo para matansya natin ng mabuti. Mga pre, kung wala kayo nitong drill bit mixer, pwede kayong gumamit ng kutsara
or itong scraper tool or yung paleta sa pagmi-mix ng ating wall art industriya. So wala namang definite na mix ratio yung ating binder at saka yung powder na sinusunod natin. Advice ko lang na huwag nyong i-mix lahat agad. Pakonti-konti lang kagaya nito. Baka hindi nyo maubos o baka matuyuan kayo ng ating wall art industriya. So sayang naman. Ang importante dito ay ma-mix thoroughly yung walang lumps. Huwag nyong lalagyan ng tubig kung masyado pang dry. Dagdagan nyo na lang ng part A or yung ating liquid or binder. Kung masyado namang runny, dagdagan nyo ng ating powder. Basta huwag nyong lalagyan ng tubig. Yan mga pre, ang gusto nating ma-achieve na consistency. Hindi sobrang dry, hindi rin sobrang labnaw. So tama lang. At saka walang lumps. Importante mga pre na walang lumps ang ating pagkakahalo. Papahirapan tayo niyan sa pagpapahid pag may mga lumps. Ipahid na natin sa wall mga pre gamit itong rodelang bakal at saka yung ating mga paleta. Manipis na pahid lang, mga 1mm lang, sapat na. Uy, tigas na. Na, kabibidyo mo, tumigas na. Itong scraper tool na lang gagamitin ko. Nahihirapan ako sa rodelang bakal. Ito na lang. Madali. Mas DIY friendly itong ganitong tool kesa sa rodelang bakal. Sa point na ito mga pre, okay lang kahit anong style o pattern ng hagod ng rodela o ng paleta. Ang goal lang ay matakpan ng wall art industriya ang buong target wall natin. Yan mga pre, natakpan na natin yung buong wall natin ng wall art industriya. Patuyuin lang natin to ng 6 to 8 hours bago natin i-light sanding. Tuyo na mga pre, mag-sand tayo ng konti para lang matanggal yung mga sobra-sobrang semento at para mas kuminis pa. Nga pala, dahil acrylic ito, hindi maalikabok pag niliha. Mag-a-apply ulit tayo ng wall art industriya mga pre, pero this time, focus na lang tayo doon sa medyo manipis at saka doon sa medyo rough pa. Kailangan na rin nating ayusin ang pattern ng ating hagod. Magiging visible na ito sa ating finished wall, kaya mas maganda kung consistent ang pattern o style ng ating hagod. So better dito kung isang tao lang ang gagawa para talagang consistent ang style. In our case, obvious yung dugtungan na ginawa natin. Yan, yung guhit na to. Kasi nga, tinapos ko muna yung baba bago ko sinimulan yung taas. So, may dugtong. So, kailangan mawala yan sa ating second application ng wall art industriya. Dapat maging bahagi na lang din siya ng random strokes natin. Dito rin sa second application, pwede kayong magpahid ng may texture. So, huwag nyo lang masyadong kinisin yung pagpapahid para magkaroon ng texture. So, sa second application, mas malabnaw na ang aking tinimpla. Para mas madali nating mahabol yung mga dapat habulin.
Yan mga pre, tapos na tayo sa ating second and final coating. Random coating. So patuyuin lang natin ito ng 48 hours or 2 days bago tayo mag-final light sanding. Last step mga pre ay top coat application. Importante ito para maproteksyonan ng ating wall finish sa scratches at dampness para mas tumibay siya. Sa wall art industriya, may option kayo kung clear gloss o clear matte ang itatop coat nyo. Ang aking choice ay clear matte. Para sa akin kasi mas bagay sa isang industrial character na wall finish ang matte. Ang ginawa kong top coat mga pre, patuyuin lang natin. Tapos na mga pre, meron na tayong Davis Wall Art Industriya. Konting notes lang mga pre tungkol dito sa DIY wall finish na ito. Ang price ng isang set ng Wall Art Industriya ay around 4,800 pesos. Ganito kalaki yon yung ginamit natin. 12 kilos yung liquid at 10 kilos yung powder. Nakaka-cover ito ng up to 15 square meters kapag makinis na yung target wall nyo. 2 coats na yon. Tapos, ang isang litrong top coat ay nasa 390 pesos. Sold separately ito dun sa part A at part B na balde. Para may idea kayo, itong ginawa nating wall ay nasa 8.25 square meters. At ito ang natira pa sa ating wall art industriya. Ang dami pa. So yan ang benefit ng hindi agad hinahalo lahat. Number 2, huwag kayong mag-skip ng steps mga pre. Yung pag-primer, pag-sanding, lalo-lalo na yung pagta-top coat. Para maayos ang kalabasan ng ating wall finish at tumagal ito. Number 3, huwag niyong palitan yung mga components natin dito sa set ng wall art industriya. Stick to this trio for good results. Number 4, pwede din ito sa exterior o outdoors mga pre. Use the same top coat pero a minimum of 3 coats. Number 5, yung final look will largely depend sa hagod nyo. Itong ginawa ko, random strokes talaga. It's up to you kung anong pattern ng strokes ang gagawin nyo. And lastly, pwede nyong ma-achieve yung ibang color na gusto nyo. Contact Davis for more info on this. Ilalagay ko yung kanilang Facebook page sa description sa baba. Yun lang mga pre. Maraming salamat ulit sa Davis sa pagbibigay ng set ng wall art industriya na ginamit natin dito sa video na ito. Good luck sa pagdi-DIY at salamat sa panonood.